Lahat tayo ay nalulungkot paminsan-minsan. Ikaw din ba? Minsan, alam mo kung bakit ka nalulungkot. Pero minsan, hindi. Kahit parang walang dahilan ang lungkot mo, paano ka kaya makakawala rito? Una, maghanap ka ng makakausap, gaya ng iyong magulang o malapit na kaibigan. Noong nagdurusa ang tapat na lingkod ng Diyos na si Job, sinabi niya, "Daraing ako dahil sa paghihirap ng kalooban ko." Kapag may nakakaalam ng pinagdaraanan mo, pwede siyang magbaba ng lubid at iahon ka sa hukay. Isa pang pwede mong gawin. Bakit di mo isulat ang nararamdaman mo? Sa Kawikaan 3:21, sinasabi ng Biblia, "Ingatan mo ang karunungan at ang kakayahang mag-isip." Magagawa mo yan kung isusulat mo ang nadarama mo. Kapag nakasulat na ito, mas mauunawaan mo kung bakit ka nalulungkot at malamang na mabawasan ito. Ikatlong mungkahi. Sabi ng Biblia, kapag ipinapanalangin mo ang ikinababahala mo, ang kapayapaan ng Diyos na nakahihigit sa lahat ng kaisipan ang magbabantay sa iyong puso at isip. Kaya huwag kalimutang manalangin. Panghuli, makakatulong ang pagbabasa ng Biblia, lalo na ang aklat ng mga awit. Kung pupunuin mo ng positibong mga bagay mula sa Biblia ang isip mo, gagaan ang pakiramdam mo. Pero paano kung hindi pa rin mawala ang lungkot mo? Paano kung nawalan ka na ng gana sa mga bagay na dati mong ginagawa? Paano kung wala kang ganang kumain? Hindi makatulog? At pakiramdam mo ay wala kang halaga? Makipag-usap sa iyong mga magulang tungkol sa pagpapa-check up. Masasabi sa iyo ng doktor kung may medical na dahilan ang kalungkutan mo, gaya ng clinical depression. Kung dumaranas ka nga ng clinical depression, hindi mo ito dapat ikahiya. Sa tulong ng panggagamot, gumanda ang pakiramdam ng maraming na de-depress. Mas maganda pa kaysa sa dati nilang nararamdaman. Kaya nalulungkot ka man dahil sa depresyon o iba pang sanhi, sa tulong ng iba at sa pagsisikap mo, makakaahon ka. Tandaan, pansamantala lang ang nadarama mo. Lilipas din yan. At kung matututuhan mo itong harapin ngayon, mas makakayanan mo ito pag adulto ka na. Kung gagawin mo ang makakaya mo sa bawat araw, at aasa sa tulong ng iyong mga magulang at kaibigan, madaraig mo ang kalungkutan at magiging masaya ka.